Ang pagiging mapagbigay ay madalas na nasasamantala ng mga manggagamit na tao. Kapag kasi masyadong malinis ang intensyon mo ay doon naman sila mananamantala sa kabaitan mo. Pero may iba kasi talaga sa atin na gustong nakikita na masaya ang mga taong espesyal sa buhay natin. Pero hanggang kailan nga ba tayo dapat na maging mapagbigay sa mga taong mahalaga at mahal natin? At kailan natin dapat ihinto ang pagtulong sa kanila? Dear Papa Dudut, magandang gabi sa iyo at binabati ko rin po ang mga subscribers po ninyo na kagaya ko ay palagi naghihintay ng bagong episode dito sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Haydee, 25 years old at nagtatrabaho bilang recruitment staff sa Alabang. Papa Dudut, only child ako at ang mama ko na lamang ang kasama ko sa buhay. Sa Laguna talaga ako lumaki pero mula nang iwan kami ni Papa noong 7 years old pa lamang ako ay nakitira muna kami sa isang tita ko sa may Fairview, kung saan din nagtatrabaho bilang admin staff sa isang ospital si Mama hanggang ngayon. Ilang taon din kami noon sa Fairview hanggang sa gumawa ng isang desisyon si Mama. Mama, bakit nag-iimpake po kayo ng mga damit natin? Nagtatakang tanong ko nang makapasok ako sa kwarto namin. Grade 4 pa lamang ako noon at magkasama kami ni Mama sa iisang kwarto. Aalis na kasi tayo sa bahay na ito, anak, ang sagot naman ni Mama habang patuloy sa ginagawa niya. Saan na po tayo titira? Tanong ko ulit sa kanya. Lilipat na tayo sa isang bahay na tayong dalawa lang ang magkasama? Tugon naman niya. Pero bakit po? Tanong ko ulit. Ilang taon na rin kasi kami nakatira noon kina tita kasama ang ibang pinsan ko. Kaya sanay na ako na kasama sila. Anong bakit? Ayaw mo ba na umalis tayo dito? Sayang naman kasi malaking bahay yung lilipatan natin, saka magkakaroon ka na ng sariling kwarto mo doon. Ayaw mo ba ng ganon? Tanong naman ni Mama. Gusto ko po, Mama, pero nasanay na po kasi ako nakasama kayo sa isang kwarto, kaya okay lang naka kahit na hindi ako humiwalay sa kwarto sa inyo. Tugon ko sa kanya. Anak, hindi pwede na sa lahat ng oras ay magkasama tayong dalawa. Darating ang araw na sa ayaw at sa gusto natin, iiwan din kita, kaya kailangan na ngayon pa lang ay masanay ka ng mag-isa. Basta huwag kang mag-alala. Masaya naman dun sa subdivision na lilipatan natin, kaya sigurado ako na magkakaroon ka rin kaagad ng bagong kaibigan sa lugar na yon. Ang wika naman ni Mama. Mula nang makapag-solo kaming dalawa ni Mama ay naging maayos at magaan naman ang buhay naming dalawa, Papa Dudut. Nasusustentuhan ni Mama ang lahat ng pangangailangan ko, lalo na ang pag-aaral ko. At bilang sukli na rin sa lahat ng ginagawa niya, talagang pinagbuti ko ang pag-aaral ko. Kaya naman palagi akong honor student at naging panlaban din sa mga contest. Lahat yon ay ginawa ko para kay Mama. Kaya lang parang hindi niya naman na-appreciate ang mga effort ko dahil palagi siyang busy sa pagtatrabaho niya. Ni hindi na kami madalas na nagkakasabay sa pagkain kahit sa hapunan man lang. Palagi siyang maagang umaalis ng bahay at malalim na ang gabi kapag umuwi. May ilang beses tuloy noon na may award ako sa school, pero umakyat ako na mag-isa sa stage para tanggapin ang award na yon. Kapag sinasabi ko kasi kay Mama ang tungkol doon ay palaging puro trabaho ang isinasagot niya sa akin. Kesyo may overtime daw siya. May kailangan tapusin at hindi siya pwedeng mag-file ng leave kahit na isang araw lang. Ang nasa isip ko tuloy noon ay ganun ba talaga kapag may trabaho na ang isang tao? Nawawala ng oras sa pamilya niya. Ganun pa man, Papa Dudut, ay hindi pa rin ako nagpabaya sa pag-aaral ko. Gusto ko pa rin na makita ni Mama ang pagsusumikap ko na masuklian ang paghihirap niya sa kanyang pagtatrabaho. Nangangarap din ako na balang araw ay makasama ko siya sa stage na tumanggap ng award. Kaya naman mas pinagbuti ko pang pag-aaral ko noong nasa grade 6 na ako. Naging active ako noon sa quiz bee at palaging nananalo.
hanggang sa magkaroon nga ako ng tatanggapin na award sa graduation bilang second honorable mention. Excited na ako, Papa Dudut, na hinihintay si Mama sa pag-uwi niya mula sa trabaho para maiabot sa kanya ang invitation para sa graduation namin. Kaya lang nakatulugan ko na sa salang paghihintay sa kanya. At nang dumating siya ay kagad din naman akong nagising. Ayun nga lang, umuwi siya ng lasing sa bahay namin. Galing daw siya sa birthday celebration ng isang boss nila at naparami ang inom niya ng alak. Nahirapan na tuloy siyang maglakad kaya inalalayan ko na siya hanggang sa loob ng kwarto niya. Pinaplano ko na lamang noon, Papa Dudut, na sabihin kay Mama kinabukasan ang tungkol sa award na matatanggap ko. Kailangan ko siyang masabihan kaagad para maisingit niya sa schedule niya. Kaya maaga ako nagising para makausap siya. Pero nauna pa pala siyang magising sa akin noon at mabuti na lamang at nahabol ko pa siya para ibigay ang invitation card ko para sa graduation namin. Baka pwede po kayong mag-leave sa trabaho sa Webes para sa graduation ko. Pakiusap ko kay Mama nang maabutan ko siya sa may pinto ng bahay. Graduation nyo na pala sa Webes? Eh bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Medyo inis na tanong ni Mama. Palagi po kasi kayong late na umuwi sa bahay kaya nakakatulugan ko na po ang paghihintay sa inyo para maiabot itong invitation. Sagot ko naman. Eh hindi na ako pwede sa araw na yan kasi marami kaming gagawin sa trabaho, ang sabi pa ni Mama. Kahit na half day lang po, Mama. Saglit lang naman po yung graduation namin, saka umaga po yun. Pakiusap ko pa. Hindi ganun kadali ang mag-half day sa trabaho namin, Heidi. Kaya pasensya na kung hindi talaga kita masasamahan dyan, ha? Ang wika pa ni Mama. Hindi po ba kayo pwedeng magpaalam? Last year ko naman to sa elementary eh. Sana naman po ay masamahan po ninyo kung umakyat sa stage. Kasi yung mga nakaraang taon eh, lagi ako mag-isa na umaakit ng stage para tumanggap ng award. Malungkot na sabi ko. Sus, eh ano naman bang problema dun? Buti sana kung ginto ang kukunin mo, eh hindi naman. Tatawagan ko na lang mamaya ang tita mo para siya na ang sumama sa graduation mo. Basta hindi ako pwede sa araw na yan. Ang wika pa ni Mama. Pero Mama, medyo naiiyak na sabi ko. Ay nako, wag nang ipilit yung gusto mo dahil hindi nga ako po pwede. Maiintindihan mo rin ako kapag may trabaho ka na. O etong pera, idagdag mo sa allowance mo at saka kumain na lang kayo ng kaibigan mo pagkatapos ng graduation, ha? Congrats sa iyo, anak. Alis na ako at baka matuluyan akong malit sa trabaho ko nang dahil sa iyo, ang sabi pa ni Mama. Papa Dudut, oo, nasusustentuhan ni Mama lahat ng pangangailangan ko. Pero kapalit nito ang unti-unting pagkawala ng oras at atensyon niya para sa akin. Nung una, ginamit ko itong motivation para mas pagbutihan pa ang pag-aaral ko. Iniisip ko kasi na baka kapag nakita niya, yung mga pagsisikap ko ay mapansin na niya ako. Pero hindi rin yon nangyari. Sa katunayan nga, bilang na bilang sa daliri yung ilang beses na sinamahan niya ako sa eskwelahan para sa meetings or recognition mula sa elementary hanggang sa college. Sobra akong nalulungkot, Papa Dudut. Lalo na nga at siya na lang naman ang pamilya ko. Pero wala naman akong magawa kundi ang magtiis. Kasi lagi niya ring dahilan ang trabaho niya. Na tuwing nasusumbatan ko siya sa kawalan ng oras sa akin ay napagsasabihan din niya ako na gusto ko raw bang bumalik kami sa dati na halos walang makain. Na halos mamalimos na kami at nakikitira sa bahay ng iba. Na hindi na raw ako dapat nag-iinarte kasi ang mahalaga ay may pera siyang kinikita para sa aming dalawa. Kaya nga nang tumagal ay natuto na lamang din ako makahanap ng pagbabalingan ng atensyon hinahanap ko sa kanya. Mabuti na lamang at nagkaroon ako ng best friend at parang kapatid sa eskwelahan. Walang iba kundi si Irene. Tara, kain muna tayo bago umuwi. Yaya ko noon kay Irene nang matapos na ang huling klase namin. Nasa second year na kami sa college at siya talaga ang madalas na kasama ko. Naku, ikaw na lang. Wala na kasi akong extra na pera.
ang pagtatanggi naman ni Irene. Huwag kang mag-alala, ililibre na kita, kaya tara na, pangungulit ko pa sa kanya. Sure ka kasi nakakailang libre ka na sa akin, Heidi? Medyo nahihiyang wika naman ni Irene. Oo, ayos lang sa akin yun kasi binigyan ako ni mama ng extra allowance. Sabi ko ulit sa kanya. May overtime din kasi noon si mama sa trabaho niya at sinabi niya na malilate siya ng uwi kaya binigyan niya ako ng extra allowance. At dahil ayokong malungkot mag-isa sa bahay namin, kinulit ko si Irene na kumain muna kami bago umuwi. Pumayag na rin naman siya noon at pumunta kami sa isang fast food chain sa plaza. Anong gusto mong kainin dito sa menu? Tanong ko sa kanya. Ikaw na lang ang bahala, Heidi. Sagot ni Irene na hindi man lang hinahawakan ng isa pang menu. Pumili ka ng sayo para magkaiba tayo. Wika ko naman. Inabot na rin ni Irene ang menu at tumingin na sa mga pagkain doon. Grabe ang mahal naman ng mga pagkain dito sa menu nila, ang sabi niya. Masarap naman kasi ang mga pagkain dito no, kaya sulit ang presyo. Basta huwag kang mahihiya na pumili dyan. May extra allowance ako dito kaya kahit na ano pang gusto mong kainin, sagot ko na yan, ang sabi ko pa sa kanya. Marami kaming in-order na pagkain noon ni Irene. Hindi nga namin naubos sa mga yon kaya pinauwi ko na lamang din kay Irene. Kita ko kasi sa mukha niya na parang noon lang siya nakakain ng ganong pagkain. Minsan ay nakukwento niya sa akin na mahirap lang daw talaga ang buhay nila. At siyang may gusto na pumasok siya sa college kahit ayaw na ng mga magulang niya ang mag-aral siya. Mabuti na lang at may isang tita siya sa abroad na nagpapadala ng pera para sa tuition fee niya at allowance. Hanggang isang araw ay nakita ko siyang umiiyak sa may likod ng school namin. Nagwo-worry akong tinanong ang dahilan ng pag-iyak niya. Pero hindi niya kaagad sinabi kung bakit. Kinumbinsi ko siya na magkaibigan kami at wala siyang dapat na itago sa akin. Lalo na kung tungkol sa problema niya ang iniiyak niya noon. Ang sabi ko ay pwede niya akong kwentuhan at hinga ng tulong. Sinabi ko rin na makikinig ako sa kahit na ano ang sasabihin pa niya. At doon nga ay sinabi niya sa akin ang pinagdadaanan niya. Hindi pa pala siya bayad ng tuition fee namin at gusto na raw siyang pahintuin ang mga magulang niya sa pag-aaral. Sa kanilang anim na magkakapatid ay siya lang daw ang naglakas loob na mag-aral sa kolehiyo. Kaya naiinis sa kanya ang parents niya dahil sa pagpupumilit niya na makapag-aral, Papa Dudut. Hindi na rin daw kasi nakapagpapadala ng pera ang tita niya na nagpapaaral sa kanya. At dahil wala na raw pambayad ang mga ito para sa tuition fee niya sa buwan na yon ay plano na talaga siyang patigilin ng parents niya. Sobrang naawa talaga ako kay Irene kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naabutan siya ng pera para pandagdag sa tuition fee niya. Siyempre hindi niya kagad yon tinanggap pero pinilit ko pa rin siya. Ang dami ko nang ang utang sa iyo eh. Lagi mo na lang akong binibigyan ng pera, nakakahiya na, Heidi. Malungkot na wika ni Irene. Ano ka ba? Ilang taon na tayong magkasama at magkaibigan. Parang kapatid na nga kita eh. Sabi ko sa iyo, hindi ba na magsabi ka lang sa akin kapag kailangan mo ng tulong? Basta kaya ko, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Kaya dali na, kunin mo na itong pera. Pangungulit ko naman sa kanya. Hay, nakakahiya naman eh. Pero sige na nga, salamat ha. Mabuti ka pa, only child ka. Walang iniintinding stress sa mga kapatid mo. Tapos parang ang dali at ang gaan lang ng buhay mo. Wala kang kaagaw sa mga gastusin. Hindi tulad ko na kulang na lang eh. Magpatayang kami ng mga kapatid ko sa mga panggaso sa bahay. Ang hirap talaga. Ang kwento ni Irene bago kinuha ang pera mula sa kamay ko. Mukha lang madali ang buhay ko pero mahirap ding mag-isa. Oo, wala nga akong kaagaw sa mga gastos. Pati sa atensyon ni mama pero wala rin naman akong karamay. Tuwing wala si mama at kailangan ko ng kausap eh wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko lang. Basta huwag ka nang ma-stress. Magiging okay din yan. Saka nandito lang ako. Gusto mo bang mag-overnight ka muna sa amin mamaya? Total eh,
Hindi kayo okay ng parents mo? Ang yaya ko pa sa kanya. Okay lang ako sa bahay. Sobra na rin itong ibinigay mo sa akin ngayon eh. Kaya nahihiya na talaga ako. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi. Salamat talaga, Heidi. Sagot naman niya. Ano ka ba? Sabi nang huwag ka nang mahiya eh. Saka para namang hindi ka nakapag-overnight doon. Basta kung may problema ka sa bahay ninyo, welcome ka sa bahay. Kahit na anong oras pa yan, magsabi ka lang. Sagot ko naman sa kanya. Salamat talaga, Heidi. Sobrang salamat. Hindi ko na mabilang lahat ng naitulong mo sa akin ng ilang taon. Napakaswerte ko talaga kasi sa dinami-dami ng tao sa school eh, ako pa ang napili mong maging kaibigan mo. Naluluhang sabi naman niya. Papa Dudut, parang kapatid na talaga ang turing ko kay Irene. Hirap kasi ako magkaroon ng totoong kaibigan mula pa lang noong bata ako. Kaya naman noong maging kaklase at maging kaklose ko siya eh nagpapasalamat talaga ako. Kahit magkaiba kami ng personality at estado ng buhay ay magkasundo naman kami ni Irene. Pangarap ko rin kasi talaga na magkaroon ng kapatid na babae. At parang natupad yon sa katauhan ni Irene. Gusto kong magpakaate sa kanya kahit pa ilang buwan lang naman ang tanda ko sa kanya. Kaya naman palagi ko talaga siyang tinutulungan sa mga bagay na kaya kong gawin. Nagpapahiram ako ng pera sa kanya, nagdadala ako ng ekstra na pagkain para sa aming dalawa at madalas din siyang natutulog sa bahay at binibigyan ko rin siya ng mga damit na hindi ko na ginagamit pero maganda pa rin. Nakilala na rin siya ni Mama at wala namang problema sa kanya kahit sa bahay namin natutulog si Irene. Gusto kong ikwento kay Mama noon ang tungkol sa buhay ni Irene at kung paano ko ito natutulungan. Pero wala naman siyang oras para sa akin. Kaya naman palagi ko na lamang ini-enjoy ang buhay ko kasama ang best friend ko, Papa Dudut. Sa tuwing naiisip ko ang buhay ni Irene, Papa Dudut, nagpapasalamat na lang din ako sa buhay ko. Na mas mabuti na sigurong atensyon lang ni Mama ang problema ko, hindi katulad ng sa buhay niya. Habang tumatagal kasi noon na mas nakikilala ko si Irene ay mas lalong nalalaman ko rin ang hirap ng buhay nila ng pamilya niya. Since tita nga lang niya ang nag-i-sponsor sa pag-aaral niya, ay hindi na halos siya binibigyan ng allowance ng mga magulang niya. So kapag walang pinapadala na pera ang tita niya para sa kanya, ang ibig sabihin ay wala rin magiging allowance siya. Doon ko siya madalas na tinutulungan kasi ayoko na mahinto siya sa pag-aaral at mawalan ako ng best friend sa school. Minsan nakukwento ni Irene na meron siyang ate sa bahay nila. Close din daw sila kaya lang ay hindi na ito pumapasok pa sa school. Nag-decide daw itong huminto na sa pag-aaral para hindi na raw mahirapan ang mga magulang nila sa mga gastusin sa bahay nila. Irene, nakapili ka na ba ng damit na gusto mong bilhin? Tanong ko kay Irene. Birthday niya kasi noon at niyaya ko siya na mag-mall kami para mabili ko siya ng bagong dress. Oo, pero pinag-iisipan ko pa rin kung kukunin ko na ba ang mga ito, sagot niya. Maganda naman yung dalawang dress na hawak mo, bagay sa'yo at parang nakakasexy. Tara, bayaran na natin yan kasi nakapili na rin ako ng mga damit ko. Pag-anyaya ko naman sa kanya. Heidi, pwede bang hindi na lang ako bumili ng dress ngayon? Tanong ni Irene. Eh bakit naman? Birthday mo ngayon kaya nga gusto ko na bilhan kita ng dress mo eh bilang regalo ko. Wika ko sa kanya. Dala ko kasi noon ang credit card ni Mama kaya pwede kong bilhin kahit na ano pa man ang gusto ko. Eh kasi... Hay, ano ba yan? Nahihiya ako eh, ang sabi niya. Ano ba yun? Sabihin mo na sa akin, Irene. Pangungumbinsi ko pa sa kanya. Ano kasi eh, gusto ko sana na bilhin ang dress ang ate ko. So pwede bang huwag na lang bilhin to tapos eh siya na lang ang bilhan natin ng damit? Tanong ko. Sus, yun lang pala eh, ganito na lang. Kunin mo na yung dress tapos pumili naman tayo ng dress para sa ate mo, ang wika ko. Hindi, wag na, nakakahiya na masyado, tanggi naman ni Irene. Ano ka ba, ayos lang sa akin yon. Ate mo naman yon, saka nakwento mo na dati na matagal na siyang walang bagong damit. Kaya tara na, ipili na natin siya ng damit niya, nakangiting sagot ko naman sa kanya.
Hindi lang si Irene ang ini-spoil ko sa friendship namin, Papa Dudut, kung hindi pati na rin ang ate niya. Alam ko kasi na mahal talaga niya ang ate niya kaya gusto niya na meron din itong mga bagong gamit kahit nasa bahay lang. Wala naman akong nakikitang masama sa ginagawa ko kaya ayos lang kahit dalawa lang sila na palagi kong binibilhan ng mga bagong gamit. Kaya lang hindi rin pala okay ang masyadong mapagbigay sa kaibigan. Sabi nga nila minsan ang sobrang kabaitan ay naaabuso na ng ibang tao. Kaya nga dapat ay hindi tayo dapat na masyadong nagiging mabait sa kanila. Dapat palaging may limitations ang lahat ng ginagawa o ibinibigay natin. Isang araw habang magkasama kami ni Irene sa bahay noon para ibigay sa kanya ang ibang bagong damit na pinamili sa akin ni Mama, biglang tumawag ang ate niya sa kanya. Nagpaalam siya sa akin na lalabas lang daw siya saglit ng kwarto para sagutin ang tawag na yon dahil mahina ang signal sa loob. Kaya naiwan ako sa kwarto na nag-aayos ng mga damit na ibibigay ko sa kanya. May ilang minuto na sa labas si Irene nang maisipan kong uminom ng tubig. Nakita ko siya noon sa may kusina pero hindi niya ako kaagad napansin. Hindi ko naman sinasadya, Papa Dudut, pero narinig ko na may kausap siya noon sa cellphone na tinatawag niyang ate. Nung una akala ko ay kung ano lang ang pinag-uusapan nila hanggang sa marinig ko na binanggit ni Irene ang pangalan ko sa kausap niya. Hindi ko natuloy na pigilan ang sarili ko na makinig sa pag-uusap nila. At doon ay narinig ko na pinaplano pala ni Irene na mangutang na naman sa akin para makapag-shopping sila ng ate niya ng bagong damit. Sinabi pa niya noon na dadramahan niya raw ako para raw mabigyan ko siya ng malaking pera. Narinig ko rin na sinabi niya na sigurado raw na magbibigay ako sa kanya kasi utu-utu raw ako na kaibigan niya. At sukan-sukan na raw siya sa kakasama niya sa akin pero pinagtitiisan niya lang daw ako para may maperahan siya. Sobrang sakit na marinig yon mula sa kanya, Papa Dudut. Kasi sa ilang taon na pagkakaibigan namin ay sobrang pure friendship ang pinakita at pinaramdam ko sa kanya. Pero hindi pala siya ganon at matagal na pala niya akong ginagamit lang. Na pera lang talaga ang habol niya sa akin kaya siya nagpapanggap na kaibigan ko. Nakakaiyak pero pinigilan ko ang sarili ko na maiyak noon. Ang kulit talaga ni ate, grabe. Sinabi ng mamaya na lang, Heidi? Kanina ka pa dyan sa may pinto ng kusina? Gulat na tanong ni Irene nang matapos ang pakikipag-usap niya sa hawak niyang cellphone at mapalingon sa akin. Ha? Hindi, kakapasok ko lang kasi dito. Bigla akong nakaramdam ng uhaw. Pagsisinungaling ko naman. Ah, okay. Akala ko eh kanina ka pa dyan. Sorry kung natagalan ako sa kausap ko. Yung pinagkakautangan pala kasi ni nanay ang tumawag sa akin, wika pa niya. Talaga? Anong sabi niya? Tanong ko bago ako pumunta sa may refrigerator para kumuha ng tubig. Pinigilan ko rin ang panginginig ng boses at kamay ko noon. Ayun, galit na galit, hindi raw matawagan sila ate. Kaya ako nang hinanting. Naniningil na naman siya. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko doon ni Heidi eh. Nakakatakot na rin kasi minsan parang may halong bantang paniningil niya. Malungkot na sabi nito. Uminom muna ako ng tubig para malunok ko ang inis na nararamdaman ko noon bago humarap sa kanya. Ganun ba? Mahirap ang ganyan. Eh magkano ba ang utang ng nanay mo doon? Mga 10,000 yata, sagot niya. Naku, malaki rin pala, ang sabi ko. Kaya nga eh, hindi rin naman mabayaran nila ate kasi ang dami pang gastusin sa bahay. Nakaka-stress, lalo na at maya't maya siyang tumatawag para maningil. Tapos eh, ipapabarangay na raw niya kami. Heidi, pasensya ka na pero kakapalan ko ng mukha ko. May mahihiram kaya ako sa'yo kahit 3,000 lang sana. Nangako rin kasi ako sa kanya na unti-unting huhulugan ang utang na yun eh, ang wika niya. Sobrang kapal talaga ng mukha niya para sabihin yon pero pinigilan ko ang inis ko ng mga oras na yon. 3,000? Naku, hindi ako sure, Irene eh, parang hindi aabot ng ganyan ng extra kong pera.
Titingnan ko na lang din mamaya, sagot ko sa kanya. Sige, pasensya ka na talaga ha. Sobrang dami ko ng utang sa'yo. Kunwari siyang nahihiya sa mga sinabi niya. Ayos lang yon. Para saan pa at naging magkaibigan tayo, hindi ba? Pilit ang mga ngiti na sagot ko sa kanya bago siya niyaya na bumalik na sa kwarto para ayusin ang ibibigay kong damit sa kanya. Papa Dudut, ang tanga-tanga ko siguro sa paningin ng lahat ngayon. Na kahit nalaman ko na na sinasamantala ako, niloloko at pineperahan lamang ako ni Irene na ipinili ko pa rin na makipagkaibigan sa kanya. Sa totoo lang ay hindi kasi ako makapaniwalang magagawa niya yon sa loob ng ilang taong pagkakaibigan namin. Kaya naman ang sumunod na naging lantara ng paghihingi niya sa akin ay nagbigay pa rin ako at nagtiis sa mga drama niya. Pero syempre Papa Dudut, dumating sa punto na napuno na rin ako. Kinumpront ako siya sa mga pamimera at panguuto niya sa akin. Sinumbatan din niya ako sa pagsama niya sa akin tuwing kailangan ko siya. Nagkagalit kami ng tuluyan at iniwasan ko na siya. At katulad ng dati sa isang iglap ay dinalaw na naman ako ng lungkot. Wala na naman akong kaibigan at karamay sa buhay. O bakit gising ka pa? Tanong ni Mama na makauwi siya sa bahay at naabutan niya ako na nanonood ng TV. Malalim na rin kasi ang gabi noon kaya nagtaka siya nang makita ang gising pa ako. Tinatapos ko lang po itong pinapanood ko. Wala rin naman po akong pasok sa school bukas, sagot ko. Ganun ba? Huwag ka na rin masyadong magpuyat. Ang wika ni Mama nang makaupo at nagtanggal ng sapatos niya. Kumain na po ba kayo? O gusto niyo po bang ipaghanda ko kayo ng hapunan? Tanong ko. Hindi na. Busog pa naman ako kaya magpapahinga na lang ako. Oo nga pala bakit parang hindi ko na napapansin sa bahay dito yung kaibigan mo? Ano nga ang pangalan nun? Tanong ni Mama. Si Irene po, sagot ko. Oo siya nga, parang ilang linggo ko na rin kayong hindi nakikita ng magkasama. Sabagay, malapit na rin kayong makagraduate ng college kaya siguro busy na rin ang batang yon. Sa susunod sabihan mo ako kapag lalabas kayo para mabigyan kita ng extra na allowance at makapag-shopping kayo. Siya lang kasi ang nakikita ko na madalas mong kasama kaya natutuwa ako sa batang yon. Ang wika pa ni Mama. Ang totoo po Mama, may gusto po akong sabihin tungkol sa kanya. Ang sabi ko naman. Ilang beses na rin kasi niyang noong tinatanong si Irene at gusto ko na ikwento na rin sa kanya ang totoong nangyari. Gusto ko nang makakausap tungkol sa babaeng itinuring kong kaibigan pero pinagkakitaan lamang ako. Kaya lang bigla namang tumayo noon si Mama mula sa may sofa. Mahaba pa ba yung sasabihin mo? Bukas mo na lang ituloy kasi gusto ko na rin magpahinga ngayon. Huwag ka na rin masyadong magpuyat dyan. O siya, papasok na ako sa kwarto ko ha? Pagpapaalam naman niya. Naiwan ako mag-isa noon sa may sala namin, Papa Dudut. Muli kong binalik ang tingin ko sa may TV pero naluluhan ang mga mata ko sa lungkot. Pakiramdam ko kasi ay sobrang mag-isa na lamang ako. May ina nga ako pero parang hindi ko na siya nararamdaman bilang nanay ko. Ni hindi ko man lang siya makakwentuhan ang tungkol sa mga nangyayari sa buhay ko. Ang hirap kayang kinikimkim ng mga bigat ng pangyayari dito sa dibdib ko. Ang hirap malungkot kapag nag-iisa ka. Sa totoo lang Papa Dudut, hirap din talaga akong makahanap ng totoong kaibigan na hindi pera o kung anumang bagay lang ang habol sa akin. Noong elementary ako ay lahat ng lumalapit sa akin ay binubuli lamang ako. Noong high school akala ko ay kaibigan ko pero kailangan lang pala ng makokopyahan at makukuhanan ng baon. Hindi ko alam kung ano bang mali sa akin. Ang bigat sa loob na maloko pero wala pa rin tatalo sa lungkot ng pag-iisa. Mabuti na lang kasabay ng pagtatapos ng pagkakaibigan namin ni Irene ay ang pag-graduate din namin sa college. Kaya naman hindi na ako nahirapang umiwas pa sa kanya. Sinubukan pa niyang mag-sorry sa akin at makipagkaibigan muli pero hindi ko na talaga tinanggap dahil ramdam ko na hindi naman siya sincero. Nasaktan din naman ako sa nangyari sa amin ni Irene. Siya na kasi ang pinakamatagal kong naging kaibigan at parang kapatid na talaga ang turing ko sa kanya. Pero pagod na ako na magpaloko. Kaya naman para kahit papaano ay makalimot
Nag-focus na lamang ako sa pag-a-apply ng trabaho pagkatapos graduate. Natanggap naman ako bilang recruitment staff at dito ko na nakilala si Donnie, ang unang boyfriend ko. Pangalawa sa panganay si Donnie sa limang magkakapatid. Nakilala ko na rin ang mama niya na si Tita Lauren at ang bunso nilang si Eunice. Ang iba niya kasing kapatid ay nasa probinsya nila kasama ang tatay nila. Kaya sa video call ko pa lang sila nakikilala. Naging okay naman ang lahat at hindi pa ako ganoon ka-welcome sa pamilya nila pero ginagawa ko naman ang lahat para mapalapit ako sa kanila. Bill out na tayo? Tanong ni Tita Lauren. Nasa restaurant kami noon kasama si Donnie at Eunice. Kanina ko pang nakuha itong bill. Hindi mo man lang napansin kasi busy ka pang kumakain, mama. Natatawang sagot naman ni Donnie kay Tita Lauren. Ganun ba? Aba, sorry naman kasi ang sarap kumain. Sige na, magbayad na kayo nang makalis na tayo. Ang wika ni Tita Lauren. Babe, idagdag mo na to oh. Ang sabi ko at inabot ko ang pera na pang share sa aming kinain. Ano yan? Itago mo na yan, babe. Ako na dito. Tanggi naman ni Donnie. Kunin mo na, Donnie. Masamang tinatanggihan ang pera. Ang singit naman ni Tita Lauren kaya napilitan na rin si Donnie na kunin ang pera mula sa akin. Walang masama kung magbigay si Heidi ng pera, Donnie. Sa isang relasyon, hindi pwedeng palaging libre ang babae. Hindi porket ikaw ang lalaki, ikaw na lang ang sasagot ng lahat. Saka wala namang ibang pinagkakagastosan si Heidi kundi ang sarili niya. Hindi tulad mo, may kapatid kang pinag-aaral, kaya okay lang yun. Kahit mag-girlfriend o boyfriend pa lang kayo, dapat nagtutulungan na kayo sa pera. Paninermo naman ni Tita Lauren kay Donnie. Naiintindihan ko naman po, ma. Ang sa akin lang syempre may oras din naman yung ganun. Ang wika naman ni Donnie. Hay naku babe, huwag ka na magpalusot dyan. Okay lang naman sa akin na mag-share sa mga gastos. Sagot ko naman. Okay naman pala kay Ate Heidi. Feeling ko okay lang din kung ililibre niya tayo ng sini ngayon. Pagpaparinig naman ni Eunice. O Eunice, walang ganyanan na. Saway naman ni Donnie. Sini lang ba? Sige tara. Sagot ko naman. Babe, hindi mo kailangan gawin to. Bulong naman ni Donnie sa akin. Minsan lang naman tayo makalabas ng ganito kaya sulitin na natin. Sagot ko naman sa kanya. Pagkalabas nga namin ng restaurant ay dumiretso na kami ng sinehan. At pagkatapos naman naming manood ng sine ay nagparinig si Tita Lauren na gusto niyang magpaspa na pinagbigyan ko na rin. Gusto akong hatian ni Donnie sa mga nagastos ko noon pero syempre hindi ako pumayag. Gusto ko rin kasing magpakitang gila sa pamilya niya at yon ang paraan na alam kong gawin. Thank you sa pagsama sa amin saka sa pagsakay sa trip nila Mama at Eunice. Sorry na rin sa mga nagastos mo kanina. Gumastos ka na nga sa pagkain, gumastos ka pa sa sinihan, tapos pati yung paninig na spa ni Mama pinagbigyan mo rin. Naiyatuloy ako sa iyo ngayon eh. Ang wika pa ni Donnie. Wala namang masama doon. Bukal naman sa loob ko yung gastos na sinasabi mo eh. Saka pamilya mo sila, kaya okay lang sa akin ang gumastos. Tama rin naman ang sinabi ng mama mo. Wala rin talaga akong ibang pinagkakagastosan kasi pareho kami ni mama na may trabaho. Kaya mas okay na palagi tayong magka-share sa mga gastusin. Sagot ko naman sa kanya. Pero kahit na, may sarili ka pa rin namang pinagkakagastosan saka nag-iipon ka rin hindi ba? Tanong niya. Oo nga, pero parte ka ng buhay ko. Pati na ang pamilya mo. Kaya wala akong nakikitang masama kung maglalaan ako ng pera na para sa atin, para sa inyo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Sorry, nahihiya lang kasi ako eh. Ako yung lalaki. Ako dapat yung mas gumagasto sa ating dalawa. Ang sabi pa niya. Ayan na naman ang rason na yan eh. Sinasabing walang babae o lalaki sa gastos. Pareho lang tayo, okay? Huwag ka nang ma-stress. Basta tandaan mo lang lahat ng to ay ginagawa ko kasi mahal kita. At wala akong ibang hinihiling kundi ang sana mahalin at tanggapin din ako ng pamilya mo tulad ng ginawa mo sa akin. Nakangiting sabi ko sa kanya. Papa Dudut, tama naman ako hindi ba? Ano bang masama kung gastosan ko rin ang pamilya ng taong mahal ko?
Kagaya nga ng nabanggit ko ay paraan ko na rin yon para mapalapit sa pamilya niya at matanggap din nila ako ng buo para kay Donnie. May pagka-cold pa rin kasi sa akin si Tita Lauren at kahit si Eunice ay namamalditahan rin ako minsan. Kaya sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para matanggap nila ako. Papadudod si nanay ko noon si Donnie na palagi kaming hati sa mga gastusin sa mga date namin. Madalas din na mas malaki ang nilalabas ko na pera kesa sa kanya. Ayoko kasi talaga na may masabi sa akin lalo na ang pamilya niya. Kaya may mga oras din na pumapasyal ako sa bahay nila dala ang mga paborito nilang pagkain. Pero siguro dahil napansin nila na maluwag talaga ako sa paglabas ng pera para sa kanila ay nagsimula na rin magpabili si na Tita Lauren at Eunice ng kung ano-anong bagay sa akin. Nung una, nagre-request lang sila ng pagkain na gusto nilang dalhin sa bahay nila. Hanggang sa mag-request sila na magbakasyon kami sa Baguio ng ilang araw at ibili ko raw sila ng bagong appliances sa bahay o kwarto nila. Nung umpisa rin ay pinipigilan ako ni Donnie na pagbigyan ng pamilya niya sa mga nire-request na mga ito. Pero dahil mapilit ako na magbigay ay hinayaan na lang niya ako sa ginagawa ko. Marami rin silang gastusin noon sa bahay kaya naman may mga oras na tumutulong na rin ako sa mga kailangan nilang bayaran. Hanggang sa pati ang tuition fee ng kapatid ni Donnie na si Eunice ay ako na rin ang sumagot ng isang buong semester. Sinabi ni Donnie na babayaran niya ako pero ang sabi ko ay huwag na lang muna niyang isipin ang tungkol sa bagay na yon. Ang mahalaga ay makatulong ako sa kanila na pamilya niya. Kaya lang papadudot na laman ni Mama ang ginagawa ko na yon nang minsang maglinis siya ng kwarto at makita niyang malaki ang nabawas na pera sa passbook ko. Ang malaking pera doon ay inipon niya noon para rin sa akin kaya nagalit talaga siya nang makita niya na maliit na lang ang natitirang laman. Nagtalo kami ng gabi na yon kasi alam niya raw na kay Donnie ko lang nilulustay ang pera ko. Alam niya raw na ginagastusan ko pati na ang halos buong pamilya ni Donnie. E ano naman? Kahit saan o kahit kanino ko pa gastusin tong pera ko, pero ko naman to eh. Ako naman ang naghirap dito. Inis na sabi ko noon kay Mama. Tumahimik ka. Huwag mong ipaglaban ang baluktot mong katwiran. Ngayon pa lang hiwalayan mo na yung lalaki na yan. Layuan mo na yan pati na ang pamilya niya. Huhut-hutan ka lang ng mga yan. Sigaw ni Mama sa akin. Hut-hutan man nila ako o hindi, wala na akong pakialam Mama. Kasi mahal naman ako ni Donnie at tanggap rin ako ng pamilya niya. Sagot ko naman sa kanya. Ano bang klaseng patakaran yan sa buhay at saan mo natutunan yan? Mahal ka lang ng mga yan dahil dyan sa pera mo. Huwag kang maging tanga para lang sa isang lalaki, Heidi. Hindi kita ginapang sa pag-aaral mo para lang perahan at hut-hutan ng iba. Gamitin mo naman yung utak mo. Sigaw pa ni Mama. Tinatanong niyo ako kung paano ko natutunan yung ganitong patakaran sa buhay? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, Ma? Hindi ba sa pera na lang din naman umiikot ang buhay mo mula nang iwan tayo ni Papa? Nakalimutan mo na ako. Akala mo ba naging mabuting ina ka? Pwes, para sabihin ko sa iyo, hindi. Kaya nga eto ako eh. Natuto kong bumili ng saya at pagmamahal sa ibang tao kasi hindi ko nakuha yun sa iyo. Naiiyak na sagot ko sa kanya. Hindi ko na napigilan na sabihin ang ilang hinanakit ko noon kay Mama Papa Dudut. Ano bang mga pinagsasasabi mo? Kung hindi ako nagtrabaho, makakapag-aral ka ba? Makakakain? Mabibili ang mga gusto mo? Kung mas inuna ko ang ikabubuhay natin, pues sorry, sorry ha? Akala mo ba ganong kadaling buhayin ka na mag-isa? Wala kang ibang alam kundi ang isumbat ang pagkukulang ko sa'yo. Pero di minsan ba? Nakita mo rin ako kung paano ko sinubukang bumawi. Naiiyak na rin tanong ni Mama na lalong kinainis ko kasi parang hindi niya ako naiintindihan. Bumawi talaga o baka naman manuhol? Kasi halos tapalan mo na lang ako ng pera. Masabi lang na bumawi ka. Yun na ba yun ha? Pagbabalik tanong ko sa kanya kasi yun lang naman talaga ang ginagawa niya sa akin mula noong bata pa lamang ako. Sige, questionin mo na lahat. Isipin mo na lahat ng gusto mong isipin. Pero ako, wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan mo. Oo, hindi ako perpektong ina.
may mga pagkukulang ako. Pero sana maisip mong ikaw din. Pero kung gusto mo talagang magpakatanga sa kanya, bahala ka na sa buhay mo. Tignan natin kung saan ka dadalhin yan. Kahit ganito ako, kahit lagi mong sinasabi na puro pera lang ang ibinibigay ko sa iyo, ni minsan hindi ako nagkulang ng paalala. Tandaan mo yan, naiiyak na sigaw pa niya sa akin. Papadudot, ng mag-away nga kami ni Mama ay nag-guilty rin ako sa mga sinabi niya sa akin. Na-realize ko kasi na may mga pagkukulang din talaga ako bilang anak sa kanya at kung bakit naging ganito ang relasyon namin sa ngayon. Pero masisisi niyo ba ako na mas nahanap ko sa ibang tao yung saya at atensyon noon na matagal ko nang hinihiling na makuha sa sarili kong ina? Nahanda akong magpakatanga at halos bumili ng presensya ng iba para lamang masabing hindi ako nag-iisa. Kaya nga papadudod, sa kabila ng naging sagutan namin ni Mama ay nagpatuloy ang relasyon namin ni Donnie at ang pagtulong ko sa pamilya niya. Inayaan ko pa rin ang sarili ko na maging mapagbigay hanggang isang araw ay naaksidente si Eunice at dinala sa ospital. Tinawagan ako noon ni Donnie at sinabi niya na kailangan niya ng 30,000 pesos para sa operasyon na gagawin kay Eunice. Masisimot na rin ang pera ko noon kaya 5,000 lang ang naibigay ko nang makarating ako ng ospital. Kaya lang papadudot, nagalit pa si Donnie dahil yun lang ang naiabot ko sa kanya. Diyos ko, anong gagawin ko? Kulang na kulang ang 5,000 mo, Heidi. Baka naman pwedeng mangutang ka muna sa mama mo, tanong pa ni Donnie. Eh bakit naman nasama si mama dito? Hindi ako makakautang sa kanya kasi nagtalo kami nung nakaraan lang, sagot ko sa kanya. Emergency naman eh. O kaya baka pwedeng magsanla ka muna ng ibang alahas mo. Parang awa mo na, para kay Eunice naman to eh, pangungulit pa niya. Teka, eh bakit parang responsibilidad ko na rin ngayon ang kapatid mo? Pigil ang inis na tanong ko. Hindi naman sa ganoon, kaya lang kasi sinabi mo kasi na mapapahiram mo ko ng pera, kaya umasa na ako sa iyo. Tapos biglang kulang naman palang ibibigay mo? Inis na sagot niya. Sino ba kasing may sabi na sa akin ka lang umasa? Girlfriend mo ko, Donnie, at hindi ako bangko. Oo, sinabi kong tutulungan kita. Pero hindi ako nangako ng malaking halaga. Ang wika ko naman. Yun na nga eh, girlfriend nga kita. Pero naman hindi kita maasahan kung kailan kailangan kita. Pagtataas niya ng boses sa akin. Ay wow, ako pa ngayon ang hindi maasahan. Gino-joke mo ba ako? Ayos ah, sa dami ng naitulong at naipuutang ko sa'yo, hindi pa pala ako maaasahan. Bakit kapag may problema ka sa pera o kayo ng pamilya mo, ako lagi ang nakikita mong solusyon? Kaunting hiya naman at konsiderasyon naman, Donnie. Oo, girlfriend mo ko, pero sobra ka na yata. Hindi ko na napigil ang sumbad sa kanya. Bigla namang lumabas si Tita Lawrence sa kwarto kung saan ay nakakonfine si Eunice. Kung mag-aaway kayo, baka gusto niyong lumayo kayo sa kwarto ng kapatid mo, Donnie. Para naman hindi namin naririnig. Saka pwede ba, Donnie? Kung wala talaga siyang maibibigay, huwag mo nang pilitin. Anong magagawa natin kung sa oras ng emergency wala talaga siyang mailalabas at may tutulong sa atin, hindi ba? Sino ba naman tayo sa buhay niya? Ngayon pa nga lang, panay sumbat na ang inabot mo eh. Paano kung umabot na sa milyones ang naibigay niya sa'yo? Eh baka lalo na. Kaya kung ako sa'yo, Donnie, tama na. Inis na wika ni Tita Lauren. Tita, hindi naman po sana nanunumbat o nagdadamot ako sa inyo. Wala na rin po talaga akong pera sa ngayon. Sagad na po itong 5,000 na maipapahiram ko sa inyo. Sana po maintindihan nyo rin naman ako. Medyo kalmadong sagot ko. Naiintindihan ko, pero sana mas naiintindihan mo rin kami ni Donnie dahil emergency nga itong nangyayari ngayon. Ito na lang ang tandaan mo. Sa susunod, ikaw naman ang nasa ganitong sitwasyon, wala ka rin maaasahan na tulong mula sa amin. Kaya sana hindi mangyari sa iyo to. Pumasok ka na nga sa loob, Donnie. Hinahanap ka na ng kapatid mo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo na mamilit sa taong ayaw namang tumulong at magbigay. Utos ni Tita kay Donnie bago bumalik sa loob ng kwarto. Donnie, medyo naiiyak ko nang sabi nang makita ko ang pagkaseryoso ng mukha niya. Tama si Mama. Pasensya ka na ha.
Salamat na lang din sa 5,000 na naiabot mo kahit na sobrang late nito. Makakaalis ka na, Heidi. Baka kasi madagdagan pa ang isusumbat mo sa akin. Ang sabi niya, bago naglakad, papasok na rin sa kwarto na kung nasaan si Eunice. Naiwan ako, Papa Dudut, sa kinakatayuan ko na naluluha at nagsisisi dahil sa pagiging mapagbigay ko sa pamilya nila. Hindi naman sa naniningil o nanunumbat ako, pero bakit parang bigla na lang nilang kinalimutan ang lahat ng mga naitulong ko sa kanila. Papa Dudut, mula na mangyari yon ay unti-unti nang naging cold sa akin, hindi lang si Donnie, kung hindi pati na rin ang buong pamilya niya. Hanggang sa hindi nagtagal ay naghiwalay din kaming dalawa. Naging okay na rin naman kami ni Mama kahit papaano. Busy pa rin siya sa trabaho niya pero minsan ay may oras na siya para sa akin. Dahil sa mga nangyari, naisip ko na siguro sa ngayon na sarili ko na lang talaga muna ang mapagkakatiwalaan at maasahan ko. Na sa susunod na magpapapasok ako ng ibang tao sa buhay ko ay sisiguraduhin kong mas magiging maingat na ako. Na pwede ako maging tunay na kaibigan. Hindi yung taong maaasahan lamang kapag may kailangan, lalo na pagdating sa pera. Aaminin ko, Papa Dudut, na meron pa rin lungkot sa puso ko. Pero unti-unti ay sinasanay ko na ang sarili ko na huwag hanapin yung saya sa ibang tao. Sinusubukan kong hanapin ang solusyon sa sarili ko. Hindi madali pero pinilit kong kayanin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Nagpapasalamat, Heidi. Maraming salamat, Heidi, sa pagsulat mo dito sa aking channel at naging malungkot man ang kwento na aking nabasa. Dahil lumaki ka ng malayo ang loob mo sa mama mo, alam ko naman na marami kang natutunan sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay. Lalo na nga pagdating sa mga tao na nakapaligid sa iyo at minamahal mo. Nang dahil sa paghahanap mo ng atensyon at kalinga, nagkamali ka ng mga pinahalagahan na tao. Ang mahalaga, Heidi, ay nagkasundo na ulit kayo ng mama mo at alam mo na kung paano pahalagahan ang sarili mo. Lahat ng sobra ay nakakasama, lalo na para sa ibang tao. Ganon din pagdating sa pagmamahal at pagbibigay sa iba. Wala namang masama kung magpakitang gilas tayo sa pamilya ng mga taong mahal natin sa buhay, pero dapat alam pa rin natin ang limitations pagdating sa pagtulong at sa pagbibigay. Lalo na at nagkalat ang mapagsamantalang tao sa ating paligid. Maraming salamat, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.